Ange? Bakit? Wala to, Papa. Sakit lang talaga po sunod ko. Dapat uminom ka ng gamot. Opo, bumili na po si Peter. Ange, tama ba itong nabili ko? Oo, oh, yan yun. Para sa extra napkin mo. Pero huwag mo naisipin yun. Halwala. Thank you. Dali nga. Ano ba naman yan? Anong oras na? Bakit lahat ng gamit na panlinis eh nandito pa? Di ba kaninang umaga pa yung dumi ng chocolate ng tatay mo? Hindi mo pa rin inasikaso? Tita, pasensya na po. Sinusumpong kasi naman ako ng dysmenorrhea ko eh. Usus! Nagdadahilan ka ba? Ang sabihin mo, talagang tamad ka. Ang bagal-bagal mo lang yung kumilos. Dadahilan ka pa. Huwag mong awayin si Vange. Jessie, hindi ka kasama sa usapan. Palibhasa kasi, yung mga dapat matinong kausap ay hindi matino dahil nagpapalusot. Sinabi na nga masakit yung poson, di ba? Peter. Kung gusto mo na mabilis ang kilos, humanap ka ng katulong sa swelduhan mo. Nasira naman yung pera ni Papa, di ba? Ni pambili nga ng napkin ni Vance, pinangutang pa namin. Napakahirap mong hingan! Bakit? Ano bang malay nito sa paghawak ng pera? Palibhasa kasi kulang-kulang! Kung yun naman itong tawagin, kulang-kulang ang tatay ko. So ano gusto mo, retarded? Ano yung retarded? Hindi siya kulang-kulang at lalong hindi siya retarded. Nakikinabang naman po kayo sa pera niya, di ba? Kung kulang-kulang siya, bakit niyo pa siya pinagtsatsagaan? Huwag mo akong sinasagot ng ganyan! Baka masampal kita! Huwag mong sasaktan niyo, kapatid ko! Kayong dalawa, magsilayas kayo! Hindi kami lalayas dito dahil may karapatan kami sa bahay na to. Bahay to ng tatay namin. Talaga, bahay ng tatay niyo. Sa palagay ninyo, kapag pinapili ko tong si Jessie, sinong pipiliin niya? At sa palagay ninyo, sino ang matitira sa bahay na? Ang mas maganda sana, hindi na lang kayo sinoli dito ng walang yanyong ina! Pagkatapos kong maligo, dapat malinis ang sala, ha? Sana, di kayo nag-aaway. Makikita niya rin. Gagawin ko ang lahat para matupad ang mga hiling ko sa Diyos. Magsisikap ako, magsisipag ako para makabot ko yung mga pangarap ko.